para humanap ng impormasyon, nagbabalik para umaksyon. Sa tulong namin, katotohanan ay bubunyagin. Kwento mo'y pakikinggan at mamahalin. Ito ang Chichi Chikadora! Ngayon magtatapos na ang unang school year ng pagbabalik ng face-to-face. Halika, samahan niyo akong mag-imbestiga, magtanong at humarap ng kwentong makakantig ng inyong puso. Lumipad ang aming team sa Southern Luzon State University. Hahanap tayo ng isang maswerteng estudyante na ating makakapanayan. Oo, ito, may nakita akong tumatakbo. Hi sir, wait lang po, interview lang po. Wait lang po, matagal pa po ba yan? Kasi hinahabol ko po kasi si Doc. Kasi po meron po kaming thesis, wala pa po kaming 4 and 5, magdi-depends na po kami. Saglit lang po ito, saglit lang po. Ano pong pangalan nyo? Sige po, ako po si Armeric Domingo Sardon from Southern Luzon State University, taking Bachelor of Technology in Livelihood Education, major in Information and Communication Technology. Teka lang po, hinga po tayo, hinga, kalma lang. Sige po. So ayun, kamusta naman ang iyong naging experience ngayon nagbalik na ang face-to-face? Ala, ako po ba? So yun po, ngayon pong mga nakaraang linggo, finals week po, sobrang nakaka-stress po talaga. Halos wala na po akong tulog kasi po sabi nga po, totoo nga po pala yung sabi nila na third year ang pinakamahirap na stages o pinakamahirap na level sa college life. Yung tipong may thesis ka pa po na kailangan mong tapusin, saan namakmak pa rin po yung mga gawain mo sa other major subject. Ayun po, sobrang hirap, nakakapagod, tapos wala pa po ako sa sarili kong tahanan. Yung mga bagay na dapat hindi ko na ginagawa, ay ginagawa ko pa para sa sarili ko. Katulad na lamang ng paglalaba, pagluluto, lahat-lahat. But pero po, above all, masaya po ako at thankful po ako na andito po ako sa inyo ngayon na sumasagot sa inyong question na ito sapagkat kahit mahirap ay nakakausad po. Next week po ay magdi-defense na po kami. Ayan, talagang nakakapagod ang college life lalo na nga sabi mo sa third year. So ano naman ang ginamit mong motivation para hindi ka sumuko, para umabot ka sa finals week nyo? So yun po ang ginamit ko pong motivation is, alam ko po sa sarili ko na hindi naman po lahat ng pinagdadaanan ko ay permanente na ito. Sapagkat isa lamang po itong pagsubok sa akin upang mas maging matibay pa pong tao. Ang lagi ko pong motivation ay lilipas din ang lahat. Basta gawin ko lamang po yung best ko and masatisfied ko yung sarili ko sa mga kailangan kong gawin. Masaya na ako dun. Sabi nga, when I know that I did my best, there's nothing to regret at all. Ayan, ano naman yung mga hindi mo makakalimutan ngayon nagbalik tayo sa face-to-face? Ayan, so dati nung nasa online pa po, parang lagi kong pinagpipray kay Lord na sana mag face-to-face na kasi sobrang hirap po sa part namin mga estudyante kasi hindi po kami natututo ng mga bagay na dapat po namin matutunan since online po. Pero nung nag face-to-face na po, napakadami kong realization, napakahirap po palang mahiwalay sa iyong ina, napakahirap po pala na buhayin mo mismo yung sarili mo. Although meron po akong financial support from my family, pero yung mga bagay po na pag personal things, katulad po ng mga pag-aasikaso sa sarili, paglalaba, pagluluto, lahat po yung naging handle ko na yan ngayon at napakahirap po. Then ngayon din po school year na to, naranasan ko o natagpuan ko yung pinakamahinang parte ng sarili ko at the same time natagpuan ko din po yung pinakamalakas na parte ng sarili ko. Sabagkat hindi lamang po ako na-stress academically, na-stress din po ako sa aking love life, pero yun nga po, nandito po ako ngayon sumasagot, nakatayo at may ngiti sa labi. Ayan, lovely naman pala si Sir R. Mark. So ngayon na mulat ka ngayon sa gantong realidad, ano naman yung gusto mong sabihin sa iba para ma-motivate mo sila, para matulungan mo sila na kayanin yung mga pinagdadaanan nila ngayon? Ayan, so ang lagi ko pong pinahahawakan syempre yung
isa din po sa aking motivasyon ay ask God for guidance. Huwag na huwag po natin kakalimutan si Lord sa mga panahong sa palagay natin hindi na natin kaya. Kapag may mga activities na sobrang dami, gawain sa dorm or anything na struggle sa buhay mo, ask God for guidance. Kasi when you ask God or when you put God first, He will put you first. At lahat ng mga bagay ay gagaan na. At aking mensahe lang is huwag kayong susuko. Ang okay lang na umusad kayo ng paunti-unti, ang mahalaga umuusad kayo kaysa sabihin nyo agad sa sarili nyo na hindi nyo na kaya. Laging tandaan na the first step is always the hardest. Strive for the better and make yourself better. Ayan, ngayong uuwi ka na sa iyong bayan, ano naman yung nararamdaman mo na makikita mo na muli ang iyong mga mahal mo sa buhay? Ayan, unang-una po napaka full feeling ng feelings kasi you know what po, I put 101% academically po yung best ko para lamang po makakuha po na magandang grado, para po masatisfied ko din po yung sarili ko at maging proud din po yung mga parents ko. So yun po, parang ang sarap-sarap na uuwi na ako sa bahay namin na makikita ko na sina mama, papa, yung mga aso namin at pusa namin, na parang wala ng burdens dun sa isip ko. Kasi hindi lang nyo po natatanong, para po bang merong negative impact sa akin yung lockdown na parang panay stress gawa nga po nung sa academics din sa love life nga po recently. Pero yun nga po, uwi na ako sa bahay at magkakaroon na po ako ng peace of mind na matagal ko na pong gusto na makamit sa aking sarili. Gusto ko lamang pong magpasalamat sa lahat-lahat at salamat din po sa pagtatanong ninyo kasi nailabas ko po yung mga dapat ko pong sabihin. And lagi lang po natin tatandaan na kapag po masyado na tayong madaming gawain, one at a time lamang po. Huwag po tayo masyadong magpaka-stress at enjoy lang po natin ang buhay kasi life is short. It meant to be enjoyed. It meant to be lived. Ayan, talaga naman napakaganda ng mga ginagamit sa ating words ni Sir R. Mark. Hindi talaga may pagkakailan na siya isang education student. Ay, pwede po bang hanggang doon na lang po? Kasi nandun na po si Doc, papaalis na po siya, magpapaperma pa po ako ng letter. Sige, Sir R. Mark, maraming salamat sa ipagbabahagi ng experience. Salamat din po. Doc! Ito ang Chichi Chikadora!